Magandang araw. Ito na ang huling bahagi ng pagtalakay sa akademikong pagsulat. Mga layunin sa akademikong pagsulat. Nakatala dito ang mga sanggunian o pinagkuhanan ng mga ideyang ibinabahagi ko sa inyo. Karamihan sa mga batayang aklat at iba pang babasahin tungkol sa pagbasa, pagsulat at pagtatalumpati ay nagpapaliwanag ng bawat anyo ng komunikasyon. Sila ay may layunin. Ilan sa mga ito ay magpabatid, maaaring magbigay ng aliw, o manghikayat kaya. Ang mga impormatibong akademikong sulatin, kadalasan, ito ang madalas o pamilyar tayo sa ganitong uri ng sulatin. Impormatibo, nagbibigay ng impormasyon, nagbibigay ng kaalaman at paliwanag. Halimbawa nito ay ang balita o yung mga tala sa encyclopedia o nagpapaliwanag tungkol sa estadistika o papel na nagpapaliwanag ng mga konsepto. Pwede ring thesis o kaya ay sulatin tungkol sa kasaysayan. Tanggap na sa kasalukuyan ang mga personal o malikhaing akda. Kung maaalala niyo sa aking unang video, sinabi doon na ang personal ay hindi maaaring maging uri ng akademikong sulatin. Subalit, maaari silang ihalo sapagkat ang motibo ng pagkakaroon ng katangiang personal o malikhaing akda ay sapagkat hindi naman sa kabuuan ay personal na akda, personal na sulatin o malikhaing akda ang bumubuo sa sulatin. Kundi, muli kung maalaala niyo ang sinabi ko, sila ay bahagi lamang o may pinapatunayan ang manunulat kung kaya't isinama ang mga personal na sulatin o malikhaing akda bilang dagdag na patunay upang mapatibay ang isang akademikong sulatin. Halimbawa sa mga disiplinang nag-aaral ng panitikan, sining, kultura at kasarian, itinuturing na akademikong teksto ang autobiography, diary at iba pa. Balikan muli natin ang panitikan. Sa panitikan ay may maikling kwento, pero kapag binasa mo, hindi naman talaga ito nagkukwento. Manapay tumatalakay sa kabuuan ng kwento. Inaalam halimbawa ang mga kulturang namamayani sa loob ng kwento na kung saan sinusuri doon sa kwento ang kultura ng isang pamayanan o ng isang grupo. Kung kaya para mapatunayan ang sinasabi nang manunulat, kumukuha siya ng ilang bahagi ng kwento at ginagawa niya itong katibayan upang maging matatag sa pamamagitan ng datos na ibinigay o inilagay ng manunulat. Halimbawa pa rin ay tungkol sa autobiography o diary. Maaaring personal ang diary. Sasabihin ninyong bakit isinama ang diary ay ito ay personal. Muli, sasabihin ko, halimbawa, tinatalakay ninyo at nagkakaroon kayo ng pagbabalik-tanaw sa naging buhay ni Dr. Jose Rizal. Kung kaya nalaman ng mga tao ang ilang maliliit at mahalagang detalye sa kanyang buhay ay dahil ng kanyang talaarawan o diary. Kumukuha ng mga katibayan, patunay, larawan at sumisipi ng ilang mga salita at pangungusap o kwento
ang manunulat upang mapatibay niya na ito si Dr. Jose Rizal. Batay halimbawa sa pag-ibig ni Dr. Jose Rizal, kukuha ng ilang mga tala sa tala-arawan ni Dr. Jose Rizal na kung saan ay kanyang binabanggit o ikinukwento sa kanyang diary na siya ay may nakilalang isang babae na mula sa Lipa, Batangas o kaya ay mula sa bansang Hapon. Dito ay sinisipi ng manunulat ang ilang mga katibayan na mismong si Dr. Jose Rizal ang nagsulat sa kanyang tala-arawan. Ibig sabihin, para hindi kayo malito mga tagapakinig at subscribers, huwag malilito na bakit isinama ang akdang ito ay gayong ito naman ay nabibilang sa personal o malikhaing akda. Uulitin muli natin, hindi sa kabuuan na akademikong sulatin ay nagkukwento lamang at nagsusulat ng nilalaman ng isang tala-arawan o isang kwento ang isang manulat. Sa halip, ginagawa niya itong katibayan. May mga kritikal o akademikong akda na naisusulat sa paraang malikain. Halimbawa nga ay review, pagsusuri o tulang o talang pangkasaysayan. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Halimbawa ay nagsusuri ng mga akda, kumukuha ng katibayan o pagpapatunay mula sa panitikan o kaya ay sining o kultura na kung saan ay ikinukwento. Nang sa ganon ay mapatunayan ang ipinaglalaban o nais puntuhin ng manulat. Ang sulating ng hikayat naman ay may layuning kumbinsihin o impluwensyahan ang isipan o damdamin ng mamabasa. Ano ang nais dito? Ang pumanig o papaniwalain ang mamabasa mula sa sinulat ng isang taong may nais sabihin o nais ibigay ang opinyon o katwiran. Halimbawa ng ganitong akademikong sulatin ay ang talumpati, editorial, manifesto, konseptong papel, mungkahing saliksik, at posisyong papel at marami pang iba. Ang mga ito ay nanghihikayat, halimbawa ng talumpati, isusulat ito. Nanghihikayat na papaniwalain o kumbinsihin ang tagapakinig o tagapagbasa. Isa yun sa layunin ng akademikong sulatin. Sumunod, may mga akademikong sulating nagahalo ang mga layunin. Kung hindi ka nakasisiguro kung paano uuriin ang ganitong sulatin, tandaan lamang, iba pang pangunahing layunin ay halimbawa isa panghikayat, layuning magbigay ng impormasyon. Ibig sabihin, sa talumpati, halimbawa, nagbibigay ako ng impormasyon na ang patuloy na pagsusunog halimbawa ng kahoy o pagkakaingin sa kabundukan, ang pagpuputol ng puno. Halimbawa, ito ang gusto kong puntuhin, ang pagkasira ng kalikasan. Magbibigay ako ng mga eksaktong detalye, porsyento, estatistika kung saan may pagkakalbo na ng kabundukan. Halimbawa, kaya ay sa Cagayan, halimbawa ay sa Mabini, Batangas, o kaya ay sa Lubo, Batangas. Ay magbibigay ako ng ilang mga balita o patunay na nagkakaroon ng pagkakalbo o pagpaputol, malawakang pagputol o pagkakaingin sa kabundukan. Ito ay mga halimbawa lamang na kung saan kukuhanin ko naman sa mga dyaryo, balita o sa mga taong may direktang kinalaman sa ganitong uri ng suliranin. Ngayon, dahil may masamang epekto sa ating kalikasan, ang pagkawasak o pagkaputol ng mga puno, kukumbinsihin ko, aking hihikayatin ang mga tagapakinig na kung wala man o hindi man kayang pigilan ang pagpuputol ng mga puno, matuto kang magtanim ng mga halaman at puno na kung saan aaring makadagdag
upang magkaroon ng isang maayos na pagsisimula para sa pagpatubo ng puno. Halimbawa ay sa inyong tahanan, malapit sa inyong tahanan o sa inyong bakuran na kung saan ay kapalit bilang kapalit halimbawa ng mga napuputol na puno. Tandaan, maaaring paghaluin ang dalawa. Nagbibigay na impormasyon, gayon din ay mahikayat na magtanim, alagaan, pangalagaan, maging boses ka ng kalikasan. Maaaring sa bandang huli, halimbawa sa talumpati, mag-iwan ka rin ng mga salita na nagkukumbinse, na nagbibigay ng matibay na panghikayat. Pwede mong sabihin na sa bandang huli ang inyong panapos ay ang kalikasan ay maaaring mabuhay nang wala ang tao. Subalit ang tao ay hindi maaaring mabuhay nang wala ang kalikasan. Maaaring mga ganun para makumbinsin mo sila mapaniwala sa iyong nais puntuhin. Kapag malinaw sa inyo ang pangunahing dailan ng inyong pagsulat, halimbawa ay pagkumbinsi na pangalagaan ng kalikasan, matutukoy ka agad ang estratehiyang magagamit sa pagtugon sa layunin ng isang akda. Ngayon naman ay anyo ng akademikong sulatin. Akala lang natin ay pare-pareho ang sulatin, subalit ang akademikong sulatin ay maraming anyo, nag-iiba-iba ng hitsura, pero kapag iyong sinuri o binasa, iisa kanilang nagiging pamantayan. Objektibo, malinaw, may panindigan, formal ang mga salitang ginamit. Halimbawa ng mga anyo ng akademikong sulatin ay pamumuna, manual, ulat, sanaysay, balita, editorial, encyclopedia, review ng mga aklat, pelikula o sining na bisual, thesis, o disertasyon kaya sa mga nagdo-doktor, papel pananaliksik, pagsasaling wika, abstract, artikulo sa journal, review ng mga pag-aaral, liham, korespondensya opisyal. Kapag nabanggit mo ang liham, hindi ito yung liham pangkaibigan, kundi liham na may kinalaman sa negosyo, pag-a-apply, at iba pang kauri nito. Autobiography o bio note, plano ng pananaliksik, konseptong papel, mungkahing saliksik, at iba pa. Ito ang mga halimbawa ng akademikong sulatin na malamang ay nakabasa na kayo nito at ngayon ay maaari nyo na silang mauri na ang mga ito pala ay nasaan nyo ng akademikong sulatin at sila ay mga sulating akademikong nagbibigay dagdag kaalaman para sa mga mambabasa. At muli, ito ang mga sanggunian na pinagkuhana ng inyong lingkod upang makapaghatid sa inyo ng kaalaman. Sila ang mahuhusay na manunulat na pwede nating tingnan ang kanilang aklat at basahin. Maraming salamat po.